I think next week po yung mga episodes na i-feature namin tungkol sa Binondo, like yung pangangales. Writer, PH, Studios. Other places in the Philippines would you like to see? Ay, ang dami. There's so much to see in the Philippines. Sana maka-travel sa Siargao. I'm a beach person po kasi, so sana ma-feature din namin po sa show yung beautiful beaches natin dito sa Philippines. Like, ang dami nga po, meron kaming na-discover nito lang sa Batangas, yung Isla Verde, na I never heard about it. Pero natutuwa po ako na through the show, ma-feature po namin siya para rin ma-inform yung tao na ang daming magagandang lugar dito sa Pilipinas na hindi natin alam. So, yung mga beaches po, yun po yung gusto kong i-achieve sa Main Roads. Alam mo, may biglang nag-occur sa aking thought na nagsasalita ka na kahit pala artista ka and you have all the means to go to the places, maybe because of schedule, maybe because of work, hindi mo mapupuntahan lahat. Ano? Like, ikaw ba nalibot mo na yung buong Pilipinas? Hindi pa po, sir. Wala pa po siguro sa 10% yung napuntahan. Opo. Hindi rin. Ang hirap din po mag-travel. Parang kung gagawin mo yon, parang kailangan mo rin talagang seryosohin. Hindi pwedeng yung kapag may free time lang kasi sobrang dami eh. Uh-oh. So, ayun. Pag nagkaroon po ng chance, hopefully in the future. Teka, eto bang show mo ay hindi lang siya basta about travel and food eh, no? What other things will be touched on? Marami rin, sir, yung mga activities and yung history din ng Philippines. Like, I think next week po yung mga episodes na i-feature namin tungkol sa Binondo, like yung pangangalesa. So, since alam naman natin na baka yung generation ngayon, baka hindi na rin po masyado familiar sa means of traveling before. And yun po, gusto rin namin i-educate yung mga viewers namin, yung mga nakaugaliang before. And ayun, marami pa po kaming i-feature, definitely not just about traveling and yung food po. At gusto ko yung idea na i-feature niyo ang Binondo kasi kumbaga hindi elitist yung show mo. Kasi di ba mayroon tayong iniisip na pag-travel dapat somewhere malayo, somewhere exotic. But actually, travel is just to discover a new place, any new place that would already qualify. And I'm glad that you're going to do Binondo. I'm sure there are people who have been to Japan or wherever but haven't been to Binondo. Just because it's always there. Totoo, sir. Kaya, ayun, natuwa rin ako kasi nga ang daming mga supporters na nagko-comment about the show na ang dami rin nilang natutuklasan na places. So, hopefully, yun din po talaga yung aim namin dito sa show na to. Dito ba sa Maynila, meron kang lugar na gusto mo pang kilalanin? Sa Maynila? Parang dapat kailangan kilalanin eh. Parang, wala talaga akong background ng mga places sa Manila since I grew up in the province dito po sa Bulacan. So, yun po. Lahat. Parang nabigyan lang ako ng chance before nung field trip ng grade school. Di ba lahat? Rizal Park and everything else. So, yun po. Bilang mo kung ilan na yung bansang napuntahan mo? Abroad? Or vacation ah? Hindi na po, sir. Hindi na. Nadagdagan po nung ano eh, nung nag-showbiz since nagta-travel din po kami for Eat Bulaga. Pero hindi po ano, hindi po for work ah, as in tinitweet po kami para magbakasyon paminsan-minsan. Okay. I mean, kaya ako tinanong yun kasi yung question kong sunod ay, ngayong pandemic at medyo nakaka-travel ka na ulit because of this show, how does that change your concept or your idea of how beautiful really the Philippines is? Ayun, tulad po ng sabi ko, sir, kasi there's so much to see in the country. So, nakakatuwa na through the show na napupuntahan po namin, ang dami rin namin na-discover, kahit po kaming mga hosts, yung mga bagay na hindi namin alam before, natututunan namin every time we immerse ourselves in a certain place. So, ganun din po yung aim namin sa mga viewers na sana ma-inform po sila and ma-educate about the places that they could visit and yung mga activities po na pwede nilang gawin. And nagsisimula pa lang po kami kasi I'm sure na marami pa rin pong hinahanda yung Main Goals team na ipakita po sa mga tao.